Magandang umaga mga kalakwacha. Dumating na po sa aming paralan ang Oplan Kontra Dengue Team mula sa City Environmental Management Department ng Caloocan na pinangunahan ng kanilang team leader na si Sir Carlos Arbosito Jr. Bakit po ba sila nandito? Dahil po ang aming paaralan mga kalakwacha ay nagkaroon na ng kaso ng dengue. Dahil sa pangyayaring ito, agad-agad nag-request ang aming principal na si Ma'am Jenny Placenti sa City Environmental Management Department na magkaroon ng fumigation sa aming paaralan. At hindi siya nabigo dahil inaksyonan agad ito ni Engineer Gilbert Bernardo at syempre sa utos na rin ng ating butihing Mayor Uka Malapitan. Inatasan na nila mga kalakwacha ang kanilang sandata. Step pinapaandar na ang pang-spray. Yari kayo mga lamok, magtago na kayo. Naku, parang ayaw pa yata. Suswertihin na yata ang mga lamok ah. Ayun, umandar na rin sa wakas. Yari kayo mga lamok. Yan na! Magtago na kayo mga mosquito! Una nilang pinapausukan ang grade 3, grade 4 building sa second floor. So, iniisa-isa nila. Pati mga upuan na sa labas. Bawat room kanilang pinapasok ang pinupuno nila ng usok. Yan. Punong-puno na ng usok mga kalakwatsa ang mga rooms. So dito guys, pangatlong rooms. Baba tayo sa hagdan. Ayan mga kalakwatsa, baba tayo sa hagdan. Dito naman tayo sa property room. Ayun, na-isprihan na. Ito yung ilalim ng hagdan na may mga nakatambak din. Pinapausukan din nila. Ayan. Di hagdan. Ito naman yung sa guidance room. Yung kabilang room sarado, balikan lang namin mamaya yan. Wala pa yung susi. Inisprehan din nila pati mga halaman. So dito tayo sa unang palapag ng building ng grade 3 at grade 4. So sila pinapausukan bawat room. Pinababuksan natin yan kanina para lahat ay mapasok. Pero may mga rooms na hindi nabuksan. So pinapadaan na lang sa bintana ang usok. Ayan, spray na in-spray. Ay binomba ng binomba. Ay, puro puno na rin ang usok sa loob. Ito ay pinapasok na niya yung room. Puno ng usok na mga kalakwatsa, din natin nakita yung nag-spray. Okay, ito yung gilid na room proper sa MRF. Ito matambakan mga dating CR, inisprayhan na rin, inibinubumba na rin, pinapausukan. Ayun mga kalakwatsa, hindi natin siya nakita. Pinapausukan niya yung mga halaman nasa gilid.
Tingnan kita, ayun, pinapasukan din niya yung mga rooms na may nakatambak na mga upuan sa mga rooms ng kinder. Yung sasakyan, ayun, hindi na natin nakita, pati sasakyan ah. Kapal na lang usok mga kalakwatsa, sana tumalab sa mga alamok. Ayun, dito sa naman sa baba, sa umpisa naman siya sa pagpausok dito sa mga rooms ng kinder, ng grade 1 sa grade 2. Isa-isa mga bawat rooms talaga mga kalakwatsa para maalis yung mga lamok. So ang building namin mga kalakwatsa ay kulang ng ilaw. Yung building ito ay wala pang ilaw. So kaya lalong namamahay ang mga lamok. Wala kaming kuryente, umaasa lang kami sa solar. So ang building na ito ay wala pang solar. Kaya madilim at mainit kapag nagkaklase ang mga bata dito. Hindi sila komportable. Papansin nyo mga kalakwatsa ay madilim ang mga rooms dahil wala kaming linya ng ilaw dito. Umaasa lang kami sa solar ginagamit. Ito, isa pang rooms na ano, yung clinic room, sarado kay Mama Margeril. Sa mismong sarado di daldala kasi ni Ani yung susi, sinarado ni utility namin. Ayan, pati mga halaman sa gilid pinapausukan mga kalakwatsa para maalis yung mga namamahay na lamok. So dalawa lang kaming teacher nandito sa loob mga kalakwatsa. So yung mga teacher pa ipinalabas muna para iwan din nila malanghap yung chemical na hinalo dito sa pangkunod sa pausok. Dito naman kami sa kabilang building mga kalakwatsa. Building mga rooms pa rin to ng grade 1 sa grade 2. Wala rin ilaw dito mga kalakwatsa. Kaya madilim at init-init ang mga bata kapag oras ng klase nila. Baka naman mayroong gustong mag-donate ng solar panel para naman matutuwa ang mga bata at maging komportable sila sa kanilang pag-aaral. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapausok ng mga CEMD mga kalakwatsa sa bawat rooms kasi talagang maraming lamok ang namamahay sa ilalim ng upuan kasi madilim. Sa ngayon mga kalakwatsa, isa pa lang yung na isang dalawa pa lang yung naitalang may dengue pero hindi natin alam sa mga susunod na araw dahil sa dilim nito ng sa dilim ng lugar namin. Walang parang komportable ang mga lamok. Ayun mga kalakwatsa, pinapausukan ang lalim ng upuan. So sana mayroong may mabuting kalooban dyan at nakaluwag-luwag sa buhay na pwedeng mag-donate ng solar panel sa amin para maging komportable ang mga bata lalo na sa mga rooms na ito na grade 1 at saka grade 2 ang nagkaklase dito. Ito yung HE namin mga kalakwatsa. Kung napapansin niyo ay mayroong dalawang ilaw sa taas. So dahil mayroong nagmagandang loob na nagbigay at tumulong sa amin na hindi nagsasawa sa pagsuporta, si Kapitan Kiboy ng Barangay 181.
na mula noon ay patuloy nang sumusuporta sa paaralang pangarap. Maraming salamat, Kapitan Kiboy. Ayun, patuloy pa rin ang pagpapausok sa bawat sulok ng ITSI, mga kalakwatsa. Sana maalis yung malamok na may dalang dinggi. Lalim ng lang yung mga libot, asukan, mga rooms, banyo. Bawat sulok, mga kalakwatsa, talaga yung pausukan. Sana maalis lahat ng lamok, lalo na yung may dalang dinggi. Maraming salamat din kay Sir Virgilio Banyooy na siyang laging nagpapaluap sa request namin para lang magkaroon ng fumigation dito sa aming school. Salamat, Sir Ver! Pinapausukan na rin nila, mga kalakwatsa, yung likod o gilid ng building na ito. Ito ang gumagamit dito ay grade 1 at saka grade 2 pa rin, mga kalakwatsa, pero sa building ito ay wala ring ilaw. Hindi sapat. May mga nag-donate na ng solar sa amin, mga kalakwatsa, pero hindi sapat para dito sa mga building namin. Limitado lang ang nalagyan pa. Marami pang building na kailangan ng solar. Maglalagay sila uli, mga kalakwatsa, ng gasolina na ubusan. Nasa kalahati pa lang yung pausukan nila, mga kalakwatsa. Kaya kailangan nilang magtimpla uli. Kasi may high school. Ay, talaga po. Ano nyo rin yung high school? Disinfect po sa kanila. Sa MLQ. Ah, MLQ. High school po. Ah. Tapos pagkatapos dito? Dito. Wala na, kasunod. Yung high school na pangarap, hindi nag-request? Salam po. Pensya na po ng ulit po talaga. Mayroon na kasing kaso. Sabi pa ni sir, PPM kita bukas ng umaga kung matutuloy sila. Boss Jay po? Si ano? Si Sir Bell. Ngayon tumawag siya daw kay Cheryl. Dung sa secretary ni Sir Jay. Maraming salamat din sa mga kasamahan ni Sir Carlos Arbusito. Yung full name po ni sina Edmondo Umali, Jesus Bernabe, Arnold Palma, Gregorio Barantes, Nazareno Teopis, Benjamin De La Cruz. Sila ang bumubuo ng Oplan Alisdingi Team North ng City Environmental Management Department. Salamat sa inyo, mga sir. Ayun, okay na. Start na naman sila. Bandang kanan natin, mga kalakwatsa, may pinapatayo si Kapitan Kiboy na bali dalawang classroom. Ito ay patunay lamang na hindi nagsasawa sa pagtulong si Kapitan Kiboy sa paaralang pangarap. Maraming salamat uli, Kap! Okay,
Tuloy-tuloy pa rin pagpapausok mga kalakwatsa. Ito ay nasa kasulok-sulukan ng paralan na. Pero kailangan mapausukan para maalis yung mga namamahain na mga lamok. Mga kalakwatsa ay grade 1 at saka grade 2 pa rin ang gumagamit dito. So napapansin niyo ay bawat room dito ay mayroong isa o dalawang ilaw kasi mayroon ang nag-donate dito ng solar panel pero ilaw lang po ang kaya dito. Wala hindi kaya yung electric fan. Kasi maliit lang pero please may ilaw na sila pero mainit pa rin sa mga batang grade 1 saka grade 2 kapag wala silang electric fan pero sa ngayon nagtsatsaga muna pero sana mayroong may mabuting kalooban sa inyo at nagkaluwag-luwag sa buhay na kayang mag-donate ng solar para sa mga mag-aaral dito. Ilang guro dito tatanungin po namin malaking utang na loob namin sa inyo dahil malaking tulong po ang solar panel para sa mga mag-aaral namin dito. Dito naman kami mga kalakwatsa sa building ng grade 5 sa grade 6. So, unahin mo namin yung sa taas. Ito yung room ng Okay, kami sa taas mga kalakotsa. Inimpisahan niya kaagad sa pag-akyat pa lang ng hagdan. Ini-spring na nga pinausukan ng pinausukan na niya. So dito sa building na ito mga kalakotsa ay mayroon ng linya ng solar na dinonate ng Berjaya Philippines. Maraming salamat Berjaya. So may 11 classroom ang napailawan nila dito mga kalakwatsa. So malaking tulong sa mga bata na batang mag-aral na grade 5 sa grade 6. Kasi mayroong dalawang ilaw sa bawat room at isang electric fan ang napapagana. So malaking tulong po ang donasyon na ibinigay ng Berjaya Philippines. Na kami uli mga kalakwatsa. So mayroong room dito na sarado yung showroom namin yung pinaglalagyan ng mga project na recycled materials. So pinadaan na lang yung usok sa awang silalim. Yun pinadaanan sa bintana yung usok kasi sarado yung room. Pati mga ilalim ng upo ang nakatambak sa gilid mga kalakwatsa. So sarado rin ang room na ito. So kaya pinadaan na lang yung usok sa bintana. Pero nasa tabi-tabi lang yung may-ari ng room nito. Isa sa classroom na ginagamit para sa limited face-to-face sa mga kalakwatsa. Ano na usok. Mamags! Mamags! Tinawag ko sila si Mamags, mga kalakwatsa kasi mayroon pa rito. Kailangan pang mapausukan.
susubukan na rin mga kalakwatsa ang aming covered court. Malalim ng isa at malalim ng upuan at bawat sulok-sulok ng aming covered court. Pausukan na rin nila mga kalakwatsa ang mga halaman na sa gilid-gilid. So, pasok kami mga kalakwatsa doon sa aming park. Maraming mga halaman na nasa loob na kailangan pausukan. Ayun mga kalakwatsa, inumpisa na kagad ang pagpapausok sa mga halaman na makikita sa park namin. Kasi dito rin mamamahay ang mga lamok. So puno kami dito ng mga halamang ornamental mga kalakwatsa. Mga punong kahoy. Yan, tuloy-tuloy ang pagpausok sa bawat sulok mga kalakwatsa. At ulit mga kalakwatsa, yung building na makita natin, yung building ng grade 3 at saka grade 4, wala pa rin ilaw yan mga kalakwatsa. So mayroon na silang naipong maliit na halaga pero hindi pa kayang ibili ng solar para sa building na yun. Kaya nag-agila pa sila ng pandagdag doon sa naipon nilang halaga para magkabili din sila ng solar para sa mga classroom nila. So kailangan talaga namin ng kunting tulong mga kalakwatsa. Kung nakakaluwag-luwag man kayo sa buhay, kailangan po namin ang kahit kunting donasyon para sa mag-aaral namin. So kung may mayroong nice mag-donate, so maaari niyong kontakin ang aming principal na si Ma'am Jennifer Placente. Ayun, tuloy-tuloy na pa rin pagpapausok sa aming park. So punong-puno ng usok ang park namin mga kalakwatsa. So, hindi na namin makita yung mga halaman na nandito dahil sa kapalan ng usok. Bawat sulok ay talagang binumba ng usok ng team CEMD ng Caloocan. Ito naman po ang mga CR ng teachers mga kalakwatsa. So kailangan din yung pausukan para maalis ang mga lamok. Ito naman yung ICT room namin. Ayan mga kalakwatsa, hindi natin nasilip na sa loob. Ang kapal ng usok. Yung katabi ng clinic, dating clinic. Ayan. May ilaw rin tayo dito sa si, ano natin mga kalakwatsa. Ito ay office ng principal. Meron na rin to, pinapagana na rin po to ng solar kasi may nag-unit na rin sa amin para dito sa office. Ito naman ang registrar's office. Na ano? Ito naman po ang library namin mga kalakwatsa.
moments later. So wakas, mga kalakwatsa, natapos din nila. So bilang ganti ay kunting merienda naman para sa kanila. At picture-picture na rin. After lunch, mga kalakwatsa, dumating din ang mga tauhan ni Kapitan Kiboy para mag-fogging din sa school. Nag-fogging sila sa likod ng bawat ng mga classroom. Sayang nga lang hindi ko nakuhanan ng video. Ganun pa man, maraming salamat sa iyo, Kapitan Kiboy. Maraming salamat din po, Mayor Oka Malapitan. Ito ang video natin ngayon. Sana nagustuhan ninyo. Please paki-click ng subscribe button at paki-share na rin para maabot sa iba ang aming hiling. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.